ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang panahon ng Abyento ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay sa daigdig ay binigyan ng mapagligtas na kahulugan Jesus sa pagdiriwang ng Eucharistia. Ang ikalawang linggo ng Abyento ay tinutuon ang ating isipan na gamitin ang lahat ng mga makasandaigdigan na alalahanin, mga makamundong pinagkakaabalahan at ginagawa bilang kasangkapan para makataupalad si Kristo. Ito ang pahapyaw na sinasabi ng pambungad na panalangin sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pagkakaabalahan. Turo ng simbahan, ang pakikipagdaupalad kay Kristo dito sa daigdig ay nangyayari sa maraming pamamaraan, subalit higit sa lahat sa banal na Eucharistia, kapag tayo dumalaw sa Santissimo Sacramento, kapag tayo dumalo sa banal na minsa at tumanggap ng komunyon. Magsitayo po ang lahat. Ating pagtitipon sa umaga ito sa ngalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang biyaya na ating Panginoon Jesucristo ay sumainawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ikalawang linggo ng Adyento, sa pagsisindi ng ng pag-ibig, ating pagdasal ang mga manggagawa ng mga kababayan natin na sa ibang bansa na kasama natin sa banal na Eucharistiyang ito. Upang tayo maging karapat-dapat, taus-puso nating pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan sabay-sabay. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin.
Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami sa kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sila. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Barok ang mabuting balita para sa kanyang bayan. Sa kanilang nalalapit na paglaya, iaayos ang mga daan at maglalakbay silang puspos ng kalwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Barok. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang koronang ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon, ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang lilima ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayoy, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila.
yaong mga nagsihayong dalay binhit nananangis. Aya awit na may galak, dalay ani pagbalik. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na dapat ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng malino na pagkilala at malawak na pagkaunawa sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagpakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magandang katangiang kalooban ninyo ni Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa mabuting balita, ipinakikilala ni Juan bilang siyang tagapaghanda ng sa daraanan ng Panginoon na nananawagan tuwirin ang mga landasin, tambakan ang mga lambak, at patagin ang daang bako-bako. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Raconite.
si Lisanias ang tetrarka sa Abilinya. Sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po sa inyong pagising na maaga. At alam ko, kaya kayo nagising na maaga. Kaya tayo nagising na maaga ay sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen. Palapakan natin biyaya ng Diyos. Ngayong ikalawang linggo ay ating sinindihan ang pangalawang kandila. At noong isang linggo, pinagnilayan natin sa ating paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan ang kandila ng pag-asa. At ngayon namang araw na ito, ang binibigay sa atin ay ang kandila ng pag-ibig. At dito makikita natin sa kandila ng pag-ibig, sa mga pagbasa mula sa aklat ni Baruch, at gayon din sa pangalawang pagbasa, at gayon din po sa Ebanghelyo sa araw na ito. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin si Juan ang sumisigaw, na ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ano? Maganda ang marinig natin, nagtaka tayo kung bakit sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa maunang bahagi nito, ipinakita sa atin ang mga, kumbaga, big shot. Yan. Ang unang big shot, makita natin dito sa Ebanghelyo ni San Lucas na narinig natin ay si ang unang-una ay sa panahon ito. Ano, nakita natin sa taon ng Emperador Tiberio, yung naghahari sa Roma, yung pinakamataas, parang yun yung presidente ng Amerika. Sumunod yung si Poncio Pilato, makikita natin siya yung inassign na mamuno kasi ang imperyo ng Roma ay may iba't ibang lugar. Bawat lugar mayroon tagapamuno, si Poncio Pilato sa Holy Land. At dito, makita natin sa Judea at pagkatapos pinakita sa atin dito si Rhodes sa Galilea, sa Ituria, mga pangalang, mga big shot. Parang magkaroon sila ng tinatawag na pinakamagaling na mga tao. Ayan. Para yung nagtapos na pagpupulong ng mga pangulo sa atin. Ano? Pero sa gitna nito, makita rin natin yung mga namumuno ng simbahan noon. Si Anas, si Caiphas. Pero
Dito, marinig natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ano, sa dinamin, hindi do sa mga kinikilalang mataas, mga namumuno, dumating sa kanya kay Juan ang salita ng Diyos. Isang tao na nakatira sa ilang. Parang ang dumating eh, hindi nila inaasahan na yung darating pala, eh, yung nandun lang sa kanto. Ayan, ano. Meron daw isang pastor na na-assign siya sa isang bagong mission. Ano. Para makilala niya, ang unang ginawa ng pastor, nagsuot siya ng damit, nagdabit ng isang pulube sa pintuan ng simbahan kung saan siya ay mangangaral. Ano. Maraming dumating nung prayer service, 1,000 halos yung dumadalo ng kanyang pangangaral. At doon sa 1,000 iyon, ayan, 7 lamang yung bumati sa kanya. Yung iba, hindi siya pinansin. Ayan. Dito makita natin, ang pinansin ng Diyos ay isang simpleng tao. At bakit simple? At ano ang itinuturo sa atin sa umagang ito? Na tayong lahat ay simpleng tao na tinatawag din upang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Palapakan natin biyanan niyo. Sa Ebanghelyo, narinig natin, sumisigaw silang, hihanda ang daraanan ng Panginoon. Ayan. Makita natin na itong si Juan ang naghahanda. Pero dapat iugnay natin ito sa mga pagbasa sa araw na ito, sa unang pagbasa na ang Diyos ang unang naghahanda. Ano? Ang bayan ng Israel, sila ang pinili ng Diyos. Nang piliin ng Diyos ang Israel, nilalarawan ito sa ibang bahagi ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan. Nilalarawan ng Diyos sa kanyang pagtawag sa isang taong pumipili. Naglakad siya sa karsada at maraming mga palaboy. Ayan. Pag tayo nagkuhan, marami kayong makitang palaboy. Ano? At doon sa mga palaboy na yon, pumili siya ng magiging anak niya. Aampunin niya. Ituturing niya na talagang kadugo niya. Ano? At meron siya nakita. At nakita niya itong siya ay dinamitan niya. Ano? Ituring na sariling anak. Yung mana na dapat sa isang anak, ibinigay din sa kanya. So yung lahat ng mga nararapat na pagpapala ay ibinigay sa kanya. Ngunit, sa gitna nito, tinalikuran niya ang pag-ibig nito. Nagdamdam ang magulang. Patuloy na tinatawag, patuloy na inaamo, at patuloy na tumatalikod. Finally, kailangan na niyang turuan ng husto ang kanyang anak. Ano? Di man niya gusto ito, katulad ng isang magulang, minsan pinapalo ang anak. Ganun na nangyari sa bayan ng Israel. Sila ay sinakop ng mga kaaway. Yung mga tao ay naging alipin. Inalis sila sa Israel. Ipinatapon sila sa ibang lupain. Naging mga katulong sila. Dati sila ang amo. Ngayon, katulong sila. At doon sa kanilang pagkakatapon, umiyak sila doon. Doon nila na-realize na sila'y nagkasala. Katulad ng larawan sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Ebanghelyo chapter 15. Ano? Nang ma-realize ng anak na siya'y nagkasala, nasabi niya, mabuti pa yung mga katulong sa bahay ng aking ama. Kumakain sila sa oras. Samantalang ako rito ay namamatay sa gutom. Para mapunaan ang kanyang makakain, pati pagkain ng baboy ay sa Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 15.
yun ang kanyang kinakain. Ano? At ito, nang mapag-isip-isip na ng anak, sabi niya, babalik na ako sa aking ama. At yan ang tema natin next year. Ano? At sinabi sa Ebanghelyo sa Lucas, nang bumalik na siya. Ano? Napakagandang larawan ng ama sa atin. Malayo pa natanaw na niya ang kanyang anak. Ano? Natanaw. At ayon sa Ebanghelyong iyon, ni San Lucas, dali-dali siyang tumakbo. At ito yung ibang yung narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Baruch na ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. God will make a way. Sabay-sabay, God will make a way. Gagawa ang Diyos ng paraan para makabalik. At ito na, pabalik na sila. At para makabalik tayo, ito na ang ating pinaghahandaan. Darating na siya. Ang Diyos mismo ay magiging tao. Mananahan sa atin, kapiling natin, upang ganap tayo makabalik. Siya mismo sa kanyang pagiging tao, siya mismo ang aakay sa atin, pabalik sa Ama. Pero, kailangan paghandaan. At ang naghahanda, ang Diyos, at may tumutugon para ihanda ito. At yung narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, si Juan ang pinili galing sa disyerto. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. So parang ginagawa na po ang tulay. Yung kalahating tulay, inabang na ng Panginoon. Yung pangalawang tulay, ihanda na. At sino yung naghahanda? Si Juan Bautista. Inanyayahan tayong maging Juan Bautista. At yan yung titingnan natin. Ano? At paano naging buhay ni Juan Bautista? Ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig na tumira siya sa disyerto. At yan yung hinihingi natin biyaya sa pagsisindi ng pangalawang kandila. Hinihingi natin sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng matinding pag-ibig sa iyo. Sabay-sabay, Panginoon, bigyan mo po kami ng matinding pag-ibig. Kaya sa ating pagsisimba hanggang sa Kapaskuhan, noong isang linggo, sinindi natin ang kandila ng pag-asa na ito'y kailangang manatili. At ngayon naman, ang bibit-bitin natin sa paghahanda natin ay ang pag-ibig. At sino ang tinutularan natin sa ganap na pag-ibig? Si Juan Bautista. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang din ang kapistahan ni San Nicolas. Sino si San Nicolas? Siya yung tinatawag natin Santa Claus. Ang mundo ng komersyo, kumbaga nilagyan nila ng ibang rekado si Santa Claus. Dinamitan ng kulay pula, na may dalambag, nakasakay siya sa isang karawahe, na hinihila ng mga reindeer. Ano? Pag tinignan natin, ako, ano, parang hindi totoo. Pero totoo siya. Kaya lang, hinaluan ng hindi bagay, hindi totoo. Kaya ang tingin natin, hindi nga nangyari. Pero alam ba ninyo, si Nicholas ay isang obispo sa Russia. Siya ang patron ng Russia. At bakit? Sa kanyang pagiging obispo, bakit nagbibigay siya? Ano? Bakit meron siyang dalambag? Ano? Sinasabi na dahil sa pag-ibig niya, iniwanan niya ang kayamanang ibinigay sa kanya ng mga magulang. Ibinenta niya. At bilang obispo na Smyrna, sinasabi na yung mga tao na nakikita niyang nangangailangan, ang ginagawa ni Nicholas pagkagabi, pumupunta siya sa bahay. You know? At doon sa bintana ng bahay, iniitsa niya yung tulong niya. At yun yung sinundan. Dahil sa pag-ibig sa Diyos. Si Nicholas,
dahil sa pag-ibig sa Diyos, ay nakulong. Ano? Matagal siyang nakulong. At binitbit niya ang biyaya ng pag-asa na siya'y lalaya. At nakalaya rin siya. Pinalaya rin siya. Nanatili siyang tapat. At hindi lamang yon, binitbit niya ang pag-ibig. Dalawang sangkap na ang ibinibigay sa atin para sa ating paglalakbay. Paglalakbay patungo kay Jesus. Tayo ay katulad ni Juan. Kailangan nating maging sensitibo sa kapaligiran natin. Maaring nangungusap sa iyo sa misang ito ang ating Panginoon. Sa mga susunod na linggo, dalawang linggo pa, paano natin paghahandaan ang pagdating ng Panginoon? Nung nakaraang Biyernes, nagbisa ako sa isang eskwelahan dito sa ating parokya. Pagdating ko doon, nakita ko, aba, mukhang may cake. At yung mga estudyante, nandun sa paligid. At tinanong ko, bakit mayroong mga ibang mga bisita? At ang sabi sa akin, Father, galing po sila doon sa mga eskwelahan. Sa paligid, pumili po kami ng mga batang mahihirap. At nakita ko yung mga estudyante mismo, doon sa para lang yon, ang may dala ng mga pagkain at dinadala nila doon sa mga bata na galing sa mga eskwelahan, galing sa public school. Mga batang galing din sa eskwelahan na may kapansanan. Sila ang nagsiserve. Ipinapakita nila ang diwa ng Pasko sa pamagitan ng pag-ibig. Noong Biyernes, sa misa natin ng First Friday, muli na naman pinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya. Ano? May mga batang nag-alay. Ano? Mga maliliit na bata, galing sa isang eskwelahan ulit dito sa ating parokya. Ano? Sa tapat ng kanilang eskwelahan, ginagawa ang karsada. Ayan. Ano? Sa gitna na ginagawa yung karsada, nagsikap pa rin yung mga bata kasama mga magulang na nagsimba. May mga alay sila. Nung gabi, nang inaayos na, sabi ko, ilagay mo sa malaking plastic. Ayan. Madala sa brothers. Kinabukasan, isinakay ko na. Ano? Nang pumunta po ako dyan sa Marilao para mag-celebrate ng isang wedding anniversary, 25 years. Ano? Nadaan ako doon sa karsadang ginagawa. Doon sa karsadang ginagawa, may mga katutubo, mga ita, tatlong dipa, mag-ama, tatlong dipa, mag-ina, tatlong dipa, dalawang bata. So isang salita, bawat parang posti sila na nakatayo doon. At bakit sila tumayo doon? Kasi mabagal ang daan. Mabagal ang daan. Kasi dahan-dahan yung mga sasakyan. At sigurado silang mapapansin na mga tao. Pero dinadaanan lang sila. Dinadaanan lang sila. Biglang sumagi sa akin, yung nasa sasakyan mo, kaya inalay yan kagabi. Iniisip na ng Diyos yung kanilang kakanin ngayon. Ibigay mo na. Kaya, tuwan-tuwa yung mga ita. Maagang Pasko. Maitim sila. Pero nang umiti, kitang-kita niyo, puting-puti ang ngipin. Sabi ko, ilang marami pa bang laban? Eh, kailangan bumilis din. Ibibigay sa lahat, may natira pang dalawa.
Hindi pa naubos. Nung magmisa ako sa baryo kagabi, sa Igulot, may dalawang bata nag-aabang sa labas. Ah, alam ko na, para sa kanila yan. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita na niya ang iyong kailangan bago ka pag-umising. Kung nakikita ng Diyos sa iyong kailangan, sana naman, ang mga biyayang tinanggap natin, maliit man ito, ay mabahagi natin ngayong Kapaskuhan. Nagpapasalamat ako sa marami sa inyo na sa pagpapagawa natin ng simbahan, hindi natin nakakalimutan ang pagtulong sa kawanggawa. Natutuwa po ako bago dumating ang Jubilee of Mercy, kahit hindi pa Jubilee of Mercy, pinapractice na natin. Sana po ipagpatuloy natin. Nung last year, nagpunta tayo sa tambakan ng basura. Umabot tayo doon. Ngayon po, tinatayo na isang kapilya doon. Tinan ninyo, God will make a way. Gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Kailangan tayo maging Juan Bautista. Kay Juan Bautista, dumating ang salita ng Diyos. Ngayong umaga, dumarating ang salita ng Diyos sa puso mo. Pakikinggan mo ba ang tawag na ito? Nasa iyo ang pagpapasya. Maglingkod ka sa Diyos at ibigin siya. Ikaw naman ngayon ang gagawa nito. Panginoong Jesus, sa umagang ito, ibigay mo po sa amin ang biyaya ng paglilingkod at pag-ibig sa aking kapwa. Mga kapatid, maaga kayong gumising sapagkat ginising kayo ng Diyos. Kayo'y pumunta rito sapagkat tumugong kayo sa tawag niya. Tawag ng pag-ibig niya. Ibinigay niya ngayon sa iyo ang kanyang pag-ibig. Tanggapin mo ito sa umagang ito. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, omnibus in everything love and serve the
sa baryo kagabi sa igulot ng babasahin na ebanghelyo, sabi ko, sisindihan na ang kandila. Sabi ng mga tao, mukhang nabigla sila, sino Father? Tumingin ako, tawagin mo si Brother Francis, yung matandang brother. Siya ang nagsindi ng kandila. At alam ninyo, habang nagsisindi siya ng kandila, siya mismo ang ilaw. Bakit? 25 taon siya na nag-iilaw, nag-aalaga ng mga may sakit. Hindi siya nakikilala. Isang Juan Bautista sa ating parokya. Amen. Tatayo tayo. Sumasapalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasapalataya naman ako sa Jesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Biren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina at manalangin at makinig sa tawag ni Jesus na maging gising tayo at handa sa kanyang pagdating. Ang ating sasambitin ay, halina Jesus, halina. Tayong lahat. Halina Jesus, halina. Upang ang simbahan ay patuloy na ipahayag ang matibay na pag-asa sa pagtatagumpay ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina. Upang ang mga namumuno sa magbansa ay makinig sa tinig ng banal na Espiritu na hanapin ang daan ng pagkakasundo at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina. Upang maranasan sa banal na Eukaristiya na mga may karamdaman, nagdurusa, nalulungkot at nagdarahop ang tunay na pagdating ni Kristong nagbibigay ng aliw, kagalingan at pag-asa sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina. Upang tayo na natitipon ngayon, taon ng Eukaristiya at pamilya, bilang sambayanan ay ihanda ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at nang di magmamaliw na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Jesus, halina. Mga kapatid, alam ko may magagawa ng Diyos. Sa araw na ito, tinipon tayo sa dakilang awa ng Diyos, sa simbang ito, upang ang pangalawang kandila ng pag-ibig ay mapasa atin, upang maibahagi natin ito ngayong Kapaskuhan. Hingin natin ang biyayang ito. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin, alam ko di ringgit. Alam ko di ringgit ang Diyos ang samo ko. Alam ko di ringgit ang Diyos. Alam ko di ringgit ang Diyos ang samo ko, kung ako'y magtatapat.
kung ako'y magtatapat sa Kanya. Sa Kanya magliligtas. Alam kong diringgin. Ama naming mapagmali, tinataas ko po sa iyo sa araw na ito ang mga taimtim na panalangin, ang mga taong tinipon mo sa simbahang ito. Itinataas ko po sa iyo, mga magulang, na maakay nila ang kalang mga anak batay sa iyong kalooban. Itinataas ko po sa iyo ang mga kabataang narito, naghahangad na maglingkod sa iyo at sa mga dukha. Ibigay mo po sa kanila ang biyaya ng pag-ibig sa araw na ito. Itinataas ko po sa iyo ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, ang mga naligaw ng landas ay binabalik ko sa iyo. Ilumin mo ang mga sugat sa aming puso sa iyong pag-ibig. Ikaw po ay dumarating sa araw na ito sa aming buhay. Awitin natin. Ipatong ang kanang kamay sa balikat ng katabi natin. Hallelujah! Siya ay muli, siya ay muli babalik sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Sa simbang ito, tinatawag kayo ng Diyos. Muli kayo makakaranas na pagpapala. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Lumapit tayo kay Jesus. Alam na Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Wala pa ka natin ang pa-awit sa pag-aaral. Magsipo po sila. Celia Manzanillo, Len Badilla, Fidel Fernando, Amal Jen Amid, and Cesar. Ray Canton Partridge as a power sponsor, Peralta Family, Poe and Kay Tugade, Eric and Mary Rose Bulaong, Rene, Marilyn, Nicole, and Gabriel Patriarca, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na si Joyce Santos, Rosita Carpio, Eduardo de los Santos, Seri,
Orlando Sr., Angel Emmy, Marcelino Corazon Samaniego, Teresa Leonida, Ronald Early, Eli Rosario, Sixto, Mercedes Eduardo, Perwin Jopilo, Armando Manuel, Julie. Dionisio Nimencio at ang mga kaluluwa na biktima ng terrorist attack sa Paris, France at Mali at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Bago natin gawin pagpatuloy ang panalangin, inisenso ang alay sapagkat mamayang konti ito'y magiging tunay ng katawan ng Panginoon. Inisenso ang pari sapagkat siya ang nagdadala ng lahat ng ating alay. Inisensohan ang bayan sapagkat patuloy silang tinatawag upang maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan at mawain, Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga panalangin at alay. Anumang kakulangan ang abang kakayanan, nawa ang pag-ibig mo ay magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Di niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasam namin lubos na makakamit. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Awitin natin. Tayong lahat. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Tayo na. Asa ada
O sana sa kaitaasan. O sana, O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana sa kaitaasan. O sana, Amang banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ay maging handog, inawa ka ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, devotion sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Mahawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Mahawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Apoy nananalig sa iyo. Pagkatapos ng kainan, taglay akala mang kailangan niya muli pagkasundin ng lahat sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Kinuha ang kalis na puno ng alak. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay yon sa kanyang mga kaibigan na wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banala Diyos, banala puspos na kapangyarihan, banala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Umawit tayong lahat. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsin. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagmamatay at muling pagkabuhay na anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo po iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlayin may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taimlin natin ipinagdasal ang mga minamahal na yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit pagdapating kaming lahat ang makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na biring Maria na ang Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman na yung pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu o Santo, magpasawalang hanggan. Bileta dati pagtatalaga sa pag-ibig ng Diyos, awitin ng lakas loob, Ama namin. Tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaarian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa lagi. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakadi sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng mga. Hiniling namin na kami yadya sa lahat ng masama. Samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo ang kaarian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iwag sa iyong aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
sa atin. Narito sa umagang ito ang Kordero ng Diyos. Patuloy na tumatawag sa ating pagbabalik-loob. Papalad tayo na isusuko sa Kanya ang ating buhay at maglilingkod sa Kanya. Panginoon, hindi po ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maranasan ang awa at habag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
Panalangin sa mga labirin, sabay-sabay, Aba po sa kamariyang hari, inanang awa, ikaw ang kabuhay at katamisan, ay Aba, pinaligang ka namin. Kung nga po ang tinatawag namin pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungin na namin sa aming pagtangis dili sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pitakasi ka namin, ilugin mo sa amin ang matamang wain, at saka ko matapos siya rin pagpanaw mo sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, mawait, malam at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristo ang aming Panginoon. Mari idulog ang ating kahilingan sa ating malay na. Panalangin sa dakilang awa ng Poong Santo Kristo. Umanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako po'y nananalig sa iyo. Balala Diyos, balala puspos na pangyarihan, balala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukong. Balala Diyos, balala puspos na pangyarihan, balala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukong. Balala Diyos, balala puspos na pangyarihan, balala walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukong. Jesus, ako po'y nananalig sa iyo. Pawakas na panalangin, Ama namin pagmahal, kaming pinakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumila sa layunin na iyong nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo muna tayo sumandali at gagawin ang second collection. Awitin natin. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayong lahat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, siksik, liglig, ibabalik, siksik, liglig. Magando. Huwag tayo sa Panginoon, tayo ay maghandog. Magandog tayo sa Panginoon, tayo ay ibabalik. Siksik. Palapakan natin ang Panginoon at mga announcement. Unang-una, maraming salamat po ang ating second collection para sa November ay umabot ng 67,000. At yung po nga mga buloy na ibinigay sa tanggapan umabot ng 22,000. Maraming salamat po. At malaki po na itutulong ng ating arikansya. Kaya suportahan po natin ang ating arikansya. At ito po'y nakakadagdag. From January to October po, ang total na nalikom sa second collection, arikansya, at mga abuloy ninyo na sa simbahan. Pero po dito yung sa construction committee ay umabot ng 1,180,000. At yan po ay natin over na natin. At yan po ang ginagamit sa paggawain natin. At ating pong ginahabol ang ating stained glass. Pero hindi po siguro mayabol yung altar kasi kailangan muna ng kisamehan para po nang sa gayon ay pagbaba, talaga maayos na. Ano po, hindi po pwedeng tanggalin scaffolding tapos saka gagawin kisame, pabalik-balik tayo dyan. Walang system. Lagyan natin ang sistema, kaya pagtiisan muna natin. Pero sigurado ko next year, sa panahong ito, ay makikita na natin na maayos ang ating altar. Amen. Palapakan natin biyan. Pinapaalala po na sa Martes ay Day of Obligation. Ibig sabihin, obligado tayo na magsimba sa Martes. Ano?
Ang misa natin dito sa parokya, dito po ang misa sa December 8, Pista ng Imaculada Conception, alas 6 po ng umaga, 6 in the morning. At sa hapon, alas 6 din, dalawa po misa natin. At sa baryo naman, sa Duhat, 7:30. So pwedeng kung galing sa opisina, talagang wala kayong makita simbahan. Sa mga maluwag, pwede po kayong magpunta sa diocese natin, sa ating katedral. At sa darating na adose po, ay bubuksan ang Jubilee Door sa ating katedral. At ang pinakamalapit na Jubilee Door ay ang simbahan ng Bukawe at ang simbahan din po ng Divine Mercy. Ano? Siguro po kaya hindi tayo, nag-apply tayo, kaya lang late. Saka isa siguro dahil walang pintuan yung ating simbahan. Ano? Kasi po, ang awa na Diyos eh, lagusan lagi, dumadaan lagi dyan. Amen. Palapakan natin, biyaan ng Diyos. So, inulit ko po, December 8, ang misa, 6 ng umaga, dito po. December 8, hapon, dito rin natin at 7:30 sa Duwat. Ang simbang gabi natin ay mag-upisa na sa December 15. Sa gabi po, 7:30 at sa umaga ay alas 5. Ang misa, isang misa natin ay papasok po sa internet. Araw-araw po ito. Kaya kung kayo mayroong mga kamag-anak sa Middle East, alam nyo, sa Middle East po ay halos walang simbahan. Ano? At nalulungkot sila pag panahong ito. Talagang nalulungkot po sila. Naranasan ko po mga bandang November, nasa Middle East po ako. Talaga namang kahit po malayo pa Pasko, nadadama ko na. Kasi po yung mga kababayan natin, ang bukang bibig nila ay iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. So, maging instrumento po kayo sa pamagitan ng pagtitext sa kanila, pagbibigay po nila. At ang misa natin ay maabot sa YouTube Sunday Mass with Father Vic Robles. So, yan po ang ating mga schedule at wala po tayong pastoral meeting. Kung kayo po yung maluwag ngayong araw na ito, gusto nyo makakita ng isang magandang prosesyon, magpunta kayo sa Manila Cathedral. Mamayang alas 4, napakaganda po nung tinatawag na Marian Procession. Mahigit sa 80 mga karosa ng iba't ibang titulo ng Mahal na Birhen ang puprosesyon. Tatlo pong karo ang magagaling sa parokya natin. Isa po ay sa bundukan at dalawa po dito sa ating parokya ang isasama sa Grand Marian Procession sa Intramuros. Kaya wala po tayong pastoral meeting mamaya. At ngayon din po anniversary ngayon ng Soldiers of Christ. So mamayang hapon po ay magmimisa ako sa Soldiers of Christ. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Available po ang ating murang kalendaryo, murang Biblia. Kayo po yung maging instrumento na dali nito sa ating kapatid. Pagkatapos po nito, ang susunod na misa, ang mga bata naman sa IS ang magpe-first communion. Itong linggong darating na ito, sunod-sunod po ito. Starting sa Lunes, sa Miyerkules at sa Huwebes, magkakaroon po tayo ng First Communion sa mga public school natin. Mahigit sa 600 na bata ang magpe-First Communion. So ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga katekista. Palakpakan natin mga katekista natin. Kaya suportahan po ninyo yung katekista natin, ano, yung kainan dyan, nakakain ka na, nakatulong ka pa. So, yun ang motto nila. Nakakain ka na, nakatulong ka pa. Kaya supportahan po natin at natutuwa po ako na sa inyong pagtulong at alam ko po ang simbahang ito ay may hinaharap na maganda at kayo ang bahagi dito. Kaya uti-uti natin pagandahin ang simbahan natin. Ang munting tulong mo ay napakahalaga sa pagbuo ng ating napakagandang simbahan. Tatayo po tayo. Pawak, itaas ang kanang kamay para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama na bugtong na anak na pagparito noon na hinihintay natin na bumalik ngayon. Siya nawa ang magpabanal sa inyo. Pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. Siya rin nawang pumuspos sa inyong pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa,
pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin niya na ngayon ang gantimpala ng buhay na di matatapos. Kapag siya ay dumating na may kadakila ang lubos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa purihin Diyos. Natin ang Panginoon. Kayo po ay gagawin ang blessing sa atin ng ating dikot si Sian. So, siya po ay ordinan sa Marso. Kaya, pagdasal po natin, siya po ay pinadala ng diocese dito sa atin para tumulong sa araw na ito. Pawakas na awit. Announcement lang po, meron po akong napulot na cellphone nakaraan linggo. Kung sino man po ang nawala, kunin lang po sa akin. So, yung mga bata ng Peppers Communion, mamaya, iaayos natin.